So, good morning guys. Mayroon tayong Ford Everest for today. Ang concern ng owner nito is, tingnan nyo guys. So, napapansin nyo, low power siya, diba? So, tingin tayo sa mileage. 71,454 kilometer. Yan. Yung tinakbo na niya. So, meaning talaga naglo-low power na talaga pag mga ganitong mileage. Walang power. So, ngayon guys, dahil wala tayong nakikita ng sign ng pitaka dito. Ayan. Ang gagawin natin, manghuhula ba tayo or sasalpakan pa rin natin ang scanner? So, ang iba kasi, hindi na daw kailangan ng scanner kasi wala naman daw ilaw dito. So, ano talaga ang cost ng low power na yan? Minsan guys, lumalabas yung check engine dyan pag nag-low power. Pero kapag may times na walang check engine pero low power pa rin. Pero pag in-scan mo, mayroon siyang fault code. Ayan, so mahirap manghula dito guys. Sabi ng iba, EGR na yan or turbo, madumi. So pag nilinisan mo na yung EGR at turbo, same pa rin yung performance, low power pa rin. So mahirap manghula. So kailangan i-clear natin yun, ipaliwanag natin sa customer na baka maglinis tayo ng EGR or turbo, low power pa rin. So bigyan natin ng tamang istorya ba. Baka kasi pag maglinis tayo ng EGR or turbo, low power pa rin guys. Tapos wala pang check engine dyan. Ayan. Let's make it clear to the client. Yan. Para alam nila. Para may saysay yung gagawin natin. Paglilinis or ano man dyan. Ang magiging resulta ng ating trabaho. Yan lang guys. Ford Everest. 71,000. Yan. Okay. Road test tayo guys. Before tayo mag-start ng work. Before tayo magbaklas-baklas ng mga ano dyan. Baka mamaya mag-makos yung trabaho natin. So, kailangan sigurado. Road test muna tayo. Tingnan natin kung gaano siya ka-low power. Low power ng 50-50 or 70? Or low power ng 90%? Ah, low power nga siya. Wala. Kahit anong piga ko. Marangkada naman, kaso talagang delay or talagang mabagal yung pick-up ng Yan. May delay talaga yan kasi electronic yan kaso talagang delay talaga. Tapos maugong. Hirap siya. So parang pag nalinisan ng mga dapat linisin dito is magiging ano na naman siya. Galit na naman. Ayan. Simple lang ang pag-road test, hindi na kailangan ilayo. Mga 200 meters, malalaman mo na yan kung ano. Pigain mo hanggang lang yan. Oh, mabagal, di ba? Mabagal ang pick-up. Oh. Ayaw na umahon. Oh. Sasabog na yung makina. Ayaw na umahon sa singko. Ayan. Oh. Yan lang dahil. Tapos mamaya ulit. Rotis natin kapag after magawa natin yung yan. Okay. Naramdaman na nung client natin. Yung client pala natin is Koreano. Ayan. Koreano yung mayari nito. Ford. So, hindi siya scheduled. Na trabaho, walk-in lang, walk-in. So, kailangan magawa natin ng maayos. Lahat ng nagpapagawa sa atin. So, para magkaroon sila ng tiwala. At least, kung magka-back jam man, pero hindi major. Yung kunting makos lang. Pero, dapat, mas the best talaga, walang back jam. Pero talaga sa trabaho natin, hindi natin maiwasan yun. So, try the best. Para makaiwas tayo sa mga back jam na major back jam pa. Ayan, okay, thank you. Tayo mag-umbisa ng backlash guys. I-check muna natin yung fender o yung buong sasakyan kung may gasgas. Ayan. Ayan siya. Kailangan ng naka-video sa panahon ngayon. Ayan o. Kita naman yung gasgas. Tapos. Lagyan natin ng kahit pa paano guys para maprotektahan yung pintura, hindi galit ng magasgas. Hindi lang tayo basta marunong gumawa, marunong din tayo mag-iwas ng mga gasgas. Iwas galit po. Oo, kasi pag nagasgas yan,
mamahalin yung sasakyan, dapat walang gasgas. Yan, tinatanggal na po yung ano, hose ng ano, intake. Magandang throttle. Wala ba tayo makitang ano dyan? Sign. May leak ang ano nito. So yan guys, medyo paparoon na tayo sa ating pupuntahan. Ayan yung sa turbo. Anong papansin natin? Ano na, naglalaway na siya ng langis. Ayan. Itong Ford na ito, hindi makapras ng ano. Hindi ah. Ayan, parang bono. Ayan lang. Baka yung motor niya. Ayan. Ayan. 20 minutes na lang. Pero wala pa tayo sa kalate. Hindi niyang kahirap magbukot-bukot pag mga Iberis. Ang Ford Raptor, Ford Ranger yan. Halos magkakamukha lang kasi yun. Lalo na yung Ford Raptor na twin turbo. Nakamukha lang talaga halos guys. Yun na yung mga buhok namin guys. Hindi mo nga busing. Oo. Diba? Oo. Tapos sa'yo din busing. Oo. Hindi mo ayun o. Magkakamukha lang ang buhok namin guys. Ford Raptor. Ford Ranger pala. Ford Raptor level. Ano na na? Ford Raptor level 2. Baka Ford ano? Everest sa Ranger. Ford Raptor yung mauna eh. Ay, naka. Mayroon ba? Mayroon bang gawin yung Ford? Parang mas mayroon pang Nissan eh. Mas mayroon pang Nissan. Ayan, sige, ibig ko din. Ayan guys, nakita natin yung low power nyo. Ayan o, ayaw mapihit. Ayan. So maganit talaga. Ang delikado dito, pag nalinis na natin, magkakaroon na naman siya ng play. Aalog. Tapos iingay na naman. So Ford to ah, Ford Everest. Baka ito na lang yung ibababad. Hindi na yung dito. Yan guys, ito, talagang hiningatan natin yung mga turbo ngayon. Kasi after linis, luluwag ba ito? Pero ito guys, kasi ayaw umikot. Oh. Maganit. Umikot naman pero maganit. Maganit talaga siya. Oh. Wala siyang free ano nito. Walang ang merienda. Ano, kailangan di ganun po masyado. So ito na nga guys, nabaklas na natin yung EGR, then yung turbo. So, tingnan natin yung turbo ngayon kasi nakita natin yung kanyang impeller, hindi nagpo-free well. Kailangan mong iganun pa para umikot. So ang problema natin dito guys, kailangan natin i-advise yung customer. So kailangan natin i-advise yung customer dito sa turbo niya. So yung wastegate niya nasa loob. So dapat ito, pag iniikot natin ito, ano siya, hindi siya magadet. So umiikot lang ito ng ganun. Ito hindi, kailang parang ang iikot niya kasi dug 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 parang ganun. Yung ano, ayan, parang baluktot yung shafting niya. Parang ganun yung nangyayari. Hindi mo siya maiikot ng yung kiri-kiripo lang siya. I-advise natin yung client natin kasi baka maabutan naman tayo dito. Yan. Ito, pag natanggal sigurado yung dumi nito, luluwag yan. Yan, naman yung ano. So, nasa 70 plus na yung mileage nito guys. Napalinisan lang niya to eh. Siguro napalinisan niya na to, mga ano pa lang, nasa 30 or 40. Pero talagang dumadating sa time na ano, na yung kanyang turbo eh, dumadating sa time na masisira talaga yan. Lumuluwag talaga yung ano nito. Yan.
So yan lang yung dahilan ng low power niya, guys. Ang hirap itulak ng hangin itong muna. Pag nagbukas itong kanyang tawag nito yung kaya ang nangyayari kapag binirit mo siya, minsan iikot to, pero nahihirapan, kaya parang minsan nadidelay siya. Ayan. Minsan parang okay naman, kaya yun pala, mahigpit talaga, wala siyang free will yan. Ayan, parang hinto-hinto yung ano niya. Tapos pag pakiramdaman mo, pag ginanon mo dahan-dahan, ganyan yung ikot niya, hindi siya direct siya. Yan lang yung nakita natin kung bakit low power yung kanyang sasakyan. Yun lang naman. Ayan.